Hi guys, welcome back to my channel, Miss Raffy here. So for today, mag-o-open ako ng aking piggy bank. Ito. So, ayan. Yung piggy bank ko, matagal ko na tong piggy bank. Siguro, may 5 years na ba to sa akin? Basta simulan nag-college ako, piggy bank ko na to. So, actually yung piggy bank ko dito ay, dati tatlo yan. May bear na blue, tapos may bear din na pink, tapos may baboy. Ito. Yung bear na pink, last year, yun ang ginamit ko, yun ang pinag-ipunan ko for 6 months lang din. And napuno ko yun, parang, actually hindi pala, hindi ko na siya napuno. Parang, meron pa rin 1/4 dun, yung mismong ulo ng bear ko, yun hindi ko napuno. Hindi ko yun binidyo. Bakit nga ba? Wala lang. Parang feeling ko kasi hindi ko dapat i-video yun. Pero, eto ngayon, gusto kong i-share sa inyo kung gano'ng kalaki ang pwedeng maipon ng isang estudyante. Eto, hindi naman to sa pilitan. I mean, pag meron lang minsan change, pero syempre, dahil alam mo nag-iipon ka din, syempre, mas gugustuhin mo mas madami kang maipon. So, minsan, ginagawa ko is, kunyari, yung mama ko magbabayad siya sa jeep, sagot naman niya yung pambayad sa jeep. So, kunyari, 18, ganyan. So, meron akong buong money, yung babayad ko. Di, yung barya from that na tig 5 at 10, itatago ko na yun. Para, at the end of the day, ilalagay ko siya dito. Ganun kasi ginagawa ko. Every day, kung magkano man yung matira, so, syempre, every day, hindi mo na makokontrol kung magkano yung lalabas sa'yo. Kasi, mahirap yung pag ganun, i-control mo yung sarili mo. So, pag medyo, alam mo yun, naka-budgeting talaga yung money ko. So, kung magkano yung budget ko everyday, go lang, labas lang. And then, kung ano man yung matira, ayun, ganun na lang. Pero, pag may chance ako or may extra akong money, doon nilalagay ko talaga dito. Pero hindi ko na pinapapalitan pa ha. Kung magkano man lang yung maipon ko. Ganyan. So, anyways, dami ko na mong kwento. So, eto, makikita nyo. Mabigat pa kasi siya. So, ayan. Bukas na siya. Kasi, yun nga, sabi ko nga lang, diba? Ever since nag-college ako, eto na talaga yung piggy bank ko. Parang salit-salitan lang. Kasi, hindi ko alam bakit. Siguro hindi ko din naman kayang makapuno ng isang piggy bank kada linggo. Ganyan, hindi naman ako ganoon ka, super super matipid. Matipid pero hindi super super na kada linggo kaya akong makapuno ng ganoon. Hindi naman. Or kada buwan, whatever. So, ayun. Bubuksan ko na to. Bukas na to. Actually, mas malaki yung butas niya ngayon. Mas malaki na yung, compared yung last year. Kasi nga, na-open na. So, hindi ko pinapalitan yung mga piggy bank ko kasi parang para sa akin, kung ano yung piggy bank na nagamit ko, feeling ko, parang pampadagdag ng attraction ng money kasi nalagyan mo na siya and all. So, ayan. Nakapatong kasi siya sa chair. Ayan. So, punong-puno na talaga siya as in. Ayan. Wala. Ipapasok ko yung ko. Oo. Yan na. Wala na. So, open ko na siya. Pakikita ko na lang mamaya kung montage. So, ayan guys. Yan ngayon, natapos ko na yung paglalabas ng money dun sa alkansya ko. So, ayan yung current situation. So, bibilangan na natin yan. Okay. So, ayan na nga guys. No? Hindi ko na nakahabot na kwento ko na din. Kasi, So, yung nakuha kong mga coins dun sa piggy bank ay worth 4,200. So, mali na ako ng kahapon sabi. Pero, 4,200 yun. And then, bibigyan ko kayo ng tips kung paano makakaipon ng hindi naman, hindi ko kayo lilimitahan dun sa naipon ko. And, syempre, may iba naman talaga na kaya mag-ipon more than naipon ko.
Kasi nga, sabi sa inyo, ipon ko 4,200 sa loob ng maybe at most 4-5 months na yun ang pagpasok. Mayroon pa rin naman talaga akong ipon. Basta, mamaya. Okay? So, let's go straight to the video. So, ayun nga. Magbibigay ako ng tip kung paano mag-ipon ng money. I mean, small amounts. And kung ano yung kaya nyo. So, ako kasi, share ko muna sa inyo. Nag-iipon ako sa Alcantara. So, yun nga, di ba pinakba to? Yan, di ba nagbibigay ba ako? Ngayon, wala na siyang laman. Natanggal ko na yung laman. Butas na yan, yan. So, ako kasi, awan ko, bet ko pa rin silang gamitin na ipunan, lalo na pag pera. Kasi syempre, may excite ako makikita, uy, malapit na siyang mapuno, ganyan. Or, pag bumibigat na, mas natutuwa ka. So, ayun. So, ngayong SEM na to, from January to May, hindi naman ako mag-iipon ng coins kasi parang ilang years ko na yung ginagawa ever since nag-college ako. Ever since nag-college ako, puro tipo 5 pesos and tipo 10 na yung iipon ko talaga. So, sabi ko, this year, gusto ko naman mag-iipon ng 20 pesos. Pero, di ba nga, may 20 pesos na na barya yung coins na. So, let's see. Basta sabi ko, gusto kong mag-iipon ngayon ay bills. Ayoko na muna ng barya. Kasi, ilang taon na akong ganun. So, sabi ko sa sarili ko, dapat mag-level naman yung ipon ko. So, ayun. So, una, nag-alkan siya ako. Pangalawa kasi, syempre, minsan, pag may Alcantara kasi parang kailangan barya kasi yun talaga yung goal ng Alcantara ko, puro barya lang. So, ang ginagawa ko pag minsan ay, secret ko ay ito, yan mga ampaw yan na galing sa Christmas or minsan bumibili lang ako. Pero usually, nire-recycle ko lang kasi ilalagay ko lang naman yung pera dyan. So, ilalagyan ko yan ng pera tapos, nalagyan ko ito ng pera, tapos may naka-designate yan. Pakikita ko sa inyo. So, pakikita ko sa inyo ngayon yung ginawa kong, ito yung tatlong ampaw na iniipunan ko ngayon. So, ayan, ito. Una, ito. Yan, kung mababasa nyo, self. Self yan, kasi yung money ko dito ay para to sa, kunyari gusto kong kumain ngayong Linggo, though may baon ako, pero kasi syempre yung baon ko pang ano na yun, parang nakaalat na yun as nakaalat na yun for kain, transpo, whatever. So etong, I mean yun yung ano, yung mga lunch, ganun. So etong money na to, kunyari nagkaya ng friends na mag dinner or kaya lumabas, gumala, whatsoever. So nag-iipon ako para sa sarili ko. Yan. Kasi, syempre, hindi lahat ng gala dapat hinihingi sa magulang ko. So, ako kasi, madali lang akong mag-ganon pag walang talaga akong pera. Kunyari, walang pasok. So, dun lang akong manghihingi. Pero as much as possible, pag walang pasok, may sarili akong pera. So, another ampaw. Ito yan, yung mga sulat-sulat pa. Another, ito. Ito yun to. Yan. Hindi nyo kalang kita. Yan. S10 Plus kasi ang goal ko ngayong May, end of May or konde December, makabili na ako ng S10 Plus kasi yun yung gusto ko talagang phone. So nag-iipon ako, yan. Yan yung ano ko ngayong buwan, inalat kong money sa kanya. And then next ay ito. Ito lang mabasa nyo, MOA ng December. Kasi December nag-book na ako ng nag-book na ako ng ano namin ng hotel para sa December kasi balak namin magstay sa December sa MOA para manood ng New Year keme-keme. So, kaya syempre kailangan, may pera naman ako pang hotel pero yung pang gastos ayoko na kung kailan malapit saka pala akong mag-ipon. At least ito super advanced ko, 12 months almost 11 months bago yun, may pera ako. At least, diba, kung sakaling hindi na ako makapag-ipon that time, bago mag-ano, at least meron akong perang red. So, paano ko ba inahati-hati yung baon ko? So, basta ano, paano ba? Basta ginagawa ko lang, mag-iipon muna, magbabawas ako ng certain amount. Kunyari, ang baon ko ay, let's say,
1.5. And then 500, hindi ko na yung gagalawin. And then 1,000, ay di ba, may 1,000 na lang ako. Ilang araw ako pumapasok? 5 days. So, ang baon ko, ang estimate na sa isang araw magiging 200. Kung sakaling ganun yung baon nyo, example lang yun. So, ganun. So, magiging 200 na lang per day yung budget ko for the day. So, yun, take to 200. And then, from there, yung 200 ko, ililimit ko pa rin sa sarili ko dun. Diba, yung 200 na budget ko, each day, gagawin ko doon is, sana at most, ang goal ko is may matirang 50 or kahit 20. Tapos, yon ay ilalagay ko sa alkansya or sa isang envelope na as in yun yung parang ipon ko. Kasi diba nga, sabi sa inyo, hindi na ako nag-iipon ng coins. So, yun na yung magiging iponan ko ng mga tirang baon. Pero, yun nga, most likely gusto ko sana may natitira. Pero, may times kasi talaga na katulad na galing kang field or kaya sobrang gutom ka, kulang yung lunch mo, no choice ka talaga. Minsan nga, napapasobra pa dun sa dapat mong budget. Pero, ganun talaga estudyante, kumbaga, student life. So, kailangan mo mag-adjust kung may araw na gutom ka, may araw naman na okay ka naman, sapat na. So, diba, yung matitira mo dun, edi, yun, may tatago mo. Kung walang matitira, okay lang yun. Kasi, importante, diba, sabi ko nga kanina, kung 1,500 ang baon, 1,500 ka pa. So, ako, ganun, 500. So, dinidivide ko siya usually sa tatlo. So, ginagawa ko kasi, pinakamalaki ngayon ay yung, tong S10 ko, pang phone ko. Kasi, gusto ko talaga magkaroon ng phone na, may phone man ako, ayan yung gamit ko ngayon pang video. Pero, kumbaga, ito yung dream phone ko talaga na pinag-iipunan. Well, pinag-iipunan ko na siya, actually. Medyo may pera na ako. Kaya lang, hindi ko siya ginamit or hindi ko siya ibinili kasi parang manghihinayang ako kasi una, wala pa akong ng last sem. Wala pa akong savings talaga. I mean, yung savings na ganun kalaki tapos bibili lang ako ng phone. So, ang turo ko sa kanya ng papa ko is pag bumili ka ng something, make sure na yung ibibili mo nun, dapat may ganun ka din katumbas na savings. So, ayun. Kaya parang napaisip ako, tama nga, wala akong savings na ganun kalaki, yet, bibili, or ganun, same price na nung bibilin kong phone, pero makabili akong phone yung savings ko, hindi. So, ginawa ko na lang muna last time is yung mga perang nakuha ko, nilagay ko muna sa bangko. Tapos, para may savings na nga ako. So, ngayon, bala ko this set is, yun na, mag-ipon for the phone. Kung magkano man yung dadagdagan ko na lang. Basta, ang deadline sa sarili ko, deadliest deadline na talaga, is December sana. Tsaka sakto din December ay, nagbababa ng presyo yung mga phones, ganyan. Kasi usually, may lumalabas ng mga bago that time. So, yun. So, anyways, back to tayo. So, ayan, S10. So, ang ginagawa ko dahil 500 lang yung sinisave ko from my money. So, S10, 250 dito. Tapos, dito sa pang-MOA tsaka para sa sarili, 125. Per week yun ah. Kasi ang baon ko ay weekly binibigay. So, kung kayo, kung monthly, edi yun, babudgetan nyo muna yung sarili ng weekly. Tapos, para hindi kayo may rapat, tapos tsaka kayo magbawas kada week, or kaya gusto nyo isang buwan, kunin mo na agad kung magkano man, tapos yun yung budget nyo ng isang buwan. So, ayun yung another tip ko. Tapos, syempre, para mas magkaroon kayo ng money, is kumain sa mga mura. Pero syempre, may mga mura na hindi man masustansya, or kaya talagang kulang pa sa'yo. So, huwag pipilitin. Kung baga, kung ano lang yung meron, kung ano yung kaya at kung ano yung okay ka, komportable ka sa iba't ibang klase o iba't ibang paraan ng pag-iipon, go. So, ako kasi mas komportable ako
envelope. Kasi nakikita ko yung pera ko. Unlike yung pag nandito, diba? Kasi ito coin. So, nakikita ko dumadami siya. Hindi ko nabibilang. Ito, nakikita ko na, ay, ganito yung pera ko. Ganyan. Pero yun nga lang. At sabi na minsan, pag ganyan na sa bahay lang naman. Tapos, tig ano, nakabill siya. So, minsan matitend kang kumuha pag talagang nasu-short. Syempre, may times na nasu-short naman tayong lahat. So, talagang kailangan mong kumuha. Then, ang ano ko lang sa news, i-replenish nyo para tuloy-tuloy pa rin, para hindi masisira yung nasimulan nyo. So, ayun lang guys. I hope nakatulong yung tips ko para sa pag-iipon. And if you like this video, please give this a thumbs up. And if this is your first time watching my video, please click the subscribe button and the ring button to be updated whenever I upload a new video. And be part of my growing La Familia.